Holy Spirit, no, is in us and it dwells in our spirit. Not in our physical, hindi sa physical, hindi sa kaluluwa, hindi sa isip, hindi sa damdamin, hindi sa nakikita, hindi sa nararamdaman, kundi nasa ating espiritu na siyang naborn again at nantuon ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na siyang bumuhay na muli kay Kristo. Ang Espiritu ngayon na bumuhay kay Kristo ang siyang Espiritu na siyang nananahan sa atin, mga Espiritu. So ang tao ay bumubuo ng katawan, kaluluwa at Espiritu. So ang katawan ay may abilidad, may nararamdaman, may nakikita. Kumpleto ang katawan na kailangan natin sa mundo ito. Ang kaluluwa rin ay kumpleto. Meron siyang kaisipan, meron siyang kalooban, meron siyang damdamin, meron siyang emotion. At ang ating espiritu rin ay kumpleto. At ang espiritu natin ay nagiging kumpleto dahil sa Espiritu ng Diyos na siyang inanggap natin ang kanyang presensya, ang kanyang buhay, ang buhay ni Kristo ay nananahan sa atin. At para mabigyan ng puwang o yung potensyal ng Espiritu ng Diyos na nasa atin, ay kailangan ang spiritual na bagay at yan ang mga salita ng Panginoon. Ang siyang dapat nating malaman, na dapat nating maintindihan at maunawaan upang sa ganoon, kung anuman ang kapangyarihan at potensyal na nasa ating espiritu, ay ito ay maranasan natin. Okay mo ba? Maranasan natin. Kung paano ang katawan ay pinag-aaralan, upang sa ganoon ang potensyal ng katawan, yung abilidad natin sa ating personalidad, sa ating personality, yung kakayahan natin. Kaya kung meron tayong pag-aaral, meron tayong education, upang sa ganoon ma-enhance, ma-develop, at ma-release din kung ano yung abilidad. Kaya yung ating katawan ay nag-exercise, kinakain yung tama, upang sa ganon, yung kanyang kakayahan na magpagaling sa kanyang sarili ay ito ay lumabas. Yung potensyal na meron siyang white cells na pwede inumaman sa anumang karamdaman ng katawan ay kailangan ito'y palakasin at hindi natin ito nakikita. Tama ko ba yan? Hindi natin nakikita pero kapag kumakain ka ng tama at ikaw ay nag-exercise, lumalabas ang potensyal. At yan ay dahil sa iyong pangunawan. Yan ay dahil sa iyong pagbibigay ng panahon at oras na ikaw ay nag-aaral sa eskwelahan, nag-aaral sa mga siyensya, patungkol sa pagkain, patungkol sa lahat ng bagay. Subalit, higit na kailangan na malaman natin na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, subalit, ito'y nabubuhay sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Dahil ang mga bagay na yan, na siyang physical, na siyang kaluluwa, ito ay pasamantala lamang dahil nito ay hindi ang siyang nagbibigay buhay. Tama ko ba yun? Okay? Hindi ito. Kaya nga, life is better than food. Life is better than, is more than life, or life is more than food, and life is more than dress. Yan po sinasabi ng Matthew chapter 6. Hindi buhay ang pagkain. Hindi buhay ang pera. Hindi buhay ang damit. Kundi yan ay kailangan ng buhay. Tama mo ba yan? Pero hindi yan ang buhay. Kailangan mong kumain kung sa ganun mapanatili ang buhay. Pero hindi yan ang buhay. Ang buhay ay mula sa Diyos. At yan ay dumadaloy sa iyong espiritu. Amen. Amen.
Kaya po ang Espiritu natin, napag-aralan natin, James chapter 2, verse 26, without the Spirit, the body has no life. Kung walang Espiritu, walang buhay ang katawan at walang buhay ang kaluluwa. Kaya ang maliwanag sa ating pinag-aaralan na ang Espiritu natin ang siyang nagbibigay ng buhay. Okay po? Kaya po, napaka-balad po natin. Bakit po? Hindi lang yung Espiritu natin na nagbibigay buhay ang siyang nasa atin, kundi ang buhay mismo ng Diyos ang siyang nasa ating Espiritu. That is the life of God. Kaya, napakaganda ng ating inawit kanina, ang kamatayan ay wala na kapagayan sa atin. Ano ba? Do you mean by that? Na ang kamatayan ay wala na kapagayan sa atin, ay ibig sabihin, hindi na tayo hiwalay sa Diyos. Na ikaw ngayon ay now born again. Wala na ang lumang pagkatao. Bago na ngayon. At anong bago? Ang bago ngayon ay nasa iyo ay ang Espiritu. At ang Espiritu ngayon na bago ay taglay ang buhay ni Kristo. Sa Espiritu ngayon na siyang tinanggap mo, na ikaw ay na-born again, taglay mo ngayon ang Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Na kung saan ay siya ang pwede natin pagkukunan. Siya maging angkla ng ating kaluluwa upang sa ganun anuman ang kahinaan ng kaluluwa. Ito man ay mayroong pangamba, takot, alalahanin. Nararamdaman po natin ang takot. Nararamdaman natin ang alalahanin. Nararamdaman po natin ang kabigatan. Nararamdaman natin ang kabaguhan. Nararamdaman po natin na tayo po ay nadi-discourage. Yan ang damdamin. Yan ang ating emotion. Yan ang ating kaluluwa. Nararamdaman po natin yan. Subalit, ang sabi ng Bible, na kung saan ang pag-asa ang siyang angkla ng kaluluwa. And Romans chapter 15, verse 4, the hope of our soul is Jesus Christ. Ang angkla ng ating kaluluwa ay ang buhay ni Kristo. Na yan ay malalaman natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At kapag nalaman natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, kung ano tayo in the Spirit, ang siyang mananaig at hindi ang takot, hindi ang kawalan, hindi ang alalahanin, hindi ang discouragement, hindi ang kapaguran, hindi ang stress, ang mananaig sa atin, kundi ang buhay ni Kristo, puno ng kagalakan, kapayapaan, amen, kahinabunan, pag-ibig, pananampalataya. Ang siya po maging ibabaw sa atin at ang katawan ay susunod na lang. So my dear brothers and sisters, ramdam mo ang pagod, ramdam mo ang problema, ramdam mo ang pangamba at panghihina at takot sa iyong puso. Ramdam mo sa katawan mo ang karamdaman. Ramdam mo sa iyong katawan ang sakit, ang hapdi. But then, my brothers and sisters, hindi lang yan ang pwede natin pansinin sa buhay natin. Amen ba? Hindi lang yan ang pwede natin pagkukulan ng pansin sa buhay natin na tayo ay patuloy na magsisika para sa ganon. Ang nararamdaman nating takot, ang nararamdaman nating kabalisahan, ang nararamdaman nating sakit, ay tayo nagsisikap para ito ay maalis. Subalit habang tayo nagsisikap, ay hindi naman ito maalis. Ano mo ba yun? Amin mo ba? Yes. Nagbabago na lang ngayon. Dati sipon, ngayon, ubo na. Dati mo ay naging problema na. Nagbabago ng anyo, pero nandun mo. That's why my good brothers and sisters, let us stop crying, ang sabi nga po ng Hebrew chapter 12 verse 3. Tumigil na tayo sa pagsisikap natin. Kung paano naman, nagsisikap tayo maging matuwid, nagsisikap tayo na tayo ay babago, tayo'y napagod.
na bago tayo gumawa ng New Year Resolution, ha? Eh, hindi ko nagagawin ito. Hindi ko nagagawin ito, pero hindi natin natutupad, hindi nagagawa pa rin natin. Pero, nung tayo ay nagtiwala kay Kristo, tinanggap siya sa ating buhay at napatawad ang ating kasalanan at ang kanyang katwiran na nasa atin, ay tayo po ay nagtagumpay sa anumang kahinaan natin. Kaya magpatuloy tayo kay Kristo upang sa ganun, magpatuloy tayo magtagumpay sa buhay natin. You are born a conqueror. I can do all things through Christ who strengthened me. With God, all things are possible. Sa Panginoon ay lahat ay posible. Hallelujah. Kaya po kung ano man ang ating mga kanya-kanyang personality, meron tayong kanya-kanyang hinubog na personalidad sa buhay po natin. Merong moody, merong walang mood, merong may mood, merong madaldal, hindi madaldal. Hallelujah! No? At marami mga sitwasyon ngayon kung bakit sila ganito. Lesbian, bakla, tomboy, because they are securing something in their lives. At para ba lang ang tao ay tanggap na lang ang sitwasyon niya sa kanyang buhay. At ang advice ng karamihan ay kailangan you think positive. You think good about yourself. Possible na ikaw ay guminhawa na kapag iisipin mo na ikaw ay guwapo. Iisipin mo na ikaw ay smart. Iisipin mo na ikaw ay meron ng kakayahan. Pero ang mga bagay na ito ay kailangan mong protektahan lagi araw-araw. Lagi mong kailangan magpunyagi upang sa ganoon ang pinagpupunan mo ng saya, pinagpupunan mo ng ginhawa at lakas sa buhay mo ay kailangan na ito ay iyong may preserve. Dahil hindi mo kontrolado ang bagay-bagay sa mundo ito at lalong-lalo na ang katawan mo ay nangihina. Kumukulubot mo ang yung asset ay gandang lalaki na katulad ng dalawa ni Jonar. Tatandahan tayo, Jonar. Ha? Kaya, it starts all over again. It does not end. Insecurity, inferiority, it does not end. Dahil ang lahat ng pinag-uunan mo ng lakas, ang klara ni Paloa ay ang lahat ng ito ngayon ay mabuti, kinabukasan ay hindi na mabuti. Ngayon ay totoo, bukas ay ito'y kwento na lamang. Everything is temporary in this world. But God is never, never leave us nor forsake us. He will never change. Amen ko ba? And God is in our spirit. Amen. The giver of life is in you. The life of God is in you. He is Emmanuel, God with us. Amen po ba? Kaya ang Diyos ay nasa atin. Amen po ba? Ang lahat ng anak ay Kristo ay nasa iyo. And that is in your spirit. Amen po ba? Kaya kung mamatay na buhay in the spirit, and living in the Spirit means, listen. Living in the Spirit, hindi yung nagtataskat kamay. Living in the Spirit, hindi yung ikaw ay nagdadala ng Bible. Living in the Spirit, hindi na ikaw ay nag-aaten. Living in the Spirit is living who you are in Christ. Ang pamumuhay sa Espiritu ay ikaw ay namumuhay kung sino ka na bilang anak ng Panginoon. At yan ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And that is living in the Spirit. Amin mo ba? Hindi niyo kumihin ka at ikaw ang nagtatas ng kamay. Spiritual ang tao ito. Yun ay panglabas lamang. Pero ang totoong spiritual ay ikaw ay tinatanggap mo at pinaniniwalaan mo kung sino ka bilang anak ng Panginoon na siyang nagsasaad sa salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon ay nagsasabing, you are beautifully made. Wala sa itsura. Kaya sabi ng Peter, kapag ikaw ay tumingin
o mag, ikaw ay mag-in love at ikaw ay makikipag-relasyon, ay huwag kang tumingin sa palabas kahit ang palabas ay nagbabago. Pero ang puso ay hindi nagbabago. Puso! Puso! Hindi nagbabago. Amin po ba? Hallelujah. Kaya po sa buhay ko si Sister Noy, mahal ko siya. Subalit higit ko siyang mahal ko. Yan ang puso! Amen po ba? Ganun ang puso. In Romans o in Philippians o Philemon chapter 1 verse 6, ang sabi nga po, your faith will be effective. Your faith will be active. Hallelujah. Your faith is effective, effectual, powerful, effective. In what way? Para ang ating pananampalataya ay maging active. Amen? Epektibo. Marami sa atin kumikilala at naniniwala sa Diyos. Pero why it is not effective? Effective lang na tayo pumunta ng langit about our daily living. Effective tayo, naniniwala tayo anak ng Diyos. Effective sa atin ang faith because we will go to heaven and we will not go to hell. Pero in our daily living, bukas, may problema. Bukas, may babayaran. Bukas, meron kang makakasalubong at makaka-misunderstand, makaka-miscommunicate. Bukas, ay hindi masasaktan ka. Paano magiging effective ang faith mo? In our daily living, in our work, in our relationship to our family, sa ating relasyon, sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga kaibigan, sa ating mga co-workers. How? By what? By acknowledging. By acknowledging, ano yung i-acknowledge natin? What is already given to you. Yes. Amen mo ba? It is not out there. Hindi na po kailangan na tayo umasa sa Diyos. Na siya ikilos at gagawa. No. God already done everything. It's done deal. Eh, nabasa natin last Sunday, siya'y napaupo na sa kanan ng Diyos. Kaya ilang taon na tayo nagpipray, hindi sumasagot ang Panginoon dahil sumagot na, bago ka pa, kailangan, sabi ng Bible. At para mangyari ito? Acknowledge. What do you mean by acknowledge? You understand. You discern it. You meditate it. You are conscious and aware. Aware ka at conscious ka. Hindi ka lang aware at conscious kapag may problema ka. Hindi ka lang aware at conscious kapag ikaw ay nasa kwarto nag-pray, man. No. But every day, every minute, every seconds, you are conscious with God. Conscious ka sa anumang ginagawa mo kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Yan po ang analogy. Kaya ang prayer without ceasing. Prayer is a communication. Prayer is acknowledging what is already given. Anong ibig sabihin ng given? Binigay na. Amen. Kaya kapag tayo po ay nananalangin at nagmamakaawa sa Diyos, that is doubt. Doubt po yun. Hindi yung faith. Faith is believing what is given. That is faith. Yun ang faith. Hope for substance na yung faith. Faith is a substance. Hallelujah. Kahit hindi mo nakita ang Diyos, naniniwala ka sa Diyos. Tama ko yan. Hindi yung kapag nakita mo pala, ay doon ka naniniwala sa Diyos. No! And that is faith. Hello! Alam paano natin po niyo? Hallelujah! Hindi lang kailangan makita ang krus para maniwala ka na si Kristo ay namatay sa'yo. That is faith. Amen. Hallelujah. Kaya po, kapag tayo po isama-sama po tulong-tulong sa pagkakataon ito, I don't like ordinary things.
in this world. Amen po ba? Kaya sabi ni Green, I got light. Agree? Amen? I don't need any ordinary things. Hallelujah. And the more we acknowledge the light of God in our lives, the power that is in us, my dear brothers and sisters, ang sabi ng inawit natin kanina na maganda, the giver of life, amen, is the hope of the lost. Ang nagbibigay buhay, ang siyang pag-asa ng mga taong wala kay Kristo. Hello? At ang buhay niya is in you. The light of God is in you. The hope of the lost. Hindi po lilipat ang Diyos, kundi makikita sa inyo ang buhay ni Kristo. Amen po ba? Kaya sa panahon na ikaw ay discouraged, sa panahon na ikaw ay get weary, amen, it means you are not moving Jesus, the author and the finisher of our faith. Kailangan na tayo laging focus. Be aware and be conscious, and by meditating the Word of God, our fellowship, it makes a difference in our lives. Ito po ay malaking bagay sa buhay natin. Amen. At hindi tayo mag-aagaw sa posisyon, kundi lahat tayo ay maglilingkod. I not came here to serve or to be served, but came here to serve. Hello? Nandiyan ba tayo? Amen, because we are all blessed, highly favored. Kumisan sa isang posisyon na yung pinag-aawayan, dahil yun ang naging padron ng tagumpay. Ayun na. Isang kurso pinag-aaway. Isang lugar na maunlad at pinag-aaway. Dahil yun ang naging pamantayan ng success. Alam mo? Kaya yung ating modelo na tao, modelo na nagtagumpay, lahat ng yung modelo natin, kaya magtuntong natin doon, away-away tayo. Dahil yun ang ipinakita source. Yan ang pinakita sa atin na tagumpay. Hello? Kaya, magdating po doon, dahil yun ang naging pamantayan, kailangan mapunta ko dito. Kailangan mapunta ko dito. At gagawin ang lahat. Dahil pare-pareho ang patron ng kanilang pamunawa. Yan doon ang tagumpay. My dear brothers and sisters, Jesus is everything to us. Jesus is our victory. Jesus is our life. Amen ba? And Jesus is our success. He is everything to us. Hey, amen ba? Kaya wala na kayo kailangan pa, sabi ng Bible. He is our Sabbath. Jesus is our rest. Ginawa na lahat para sa atin. Amen? Amen? Paano kung lahat tayo ay supervisor? Paano lahat tayo manager? Sino na yung driver? Sino na yung basurero? Kung ang ating basura kaya tayo, ating basurero na lahat natin. We did them. Nasa ng laborer, kung sabihin natin ng mga laborer na group yun, encourage natin lahat ng business para maging successful. Eventually, mas mataas ang sweldo ng laborer kaysa business natin. Dahil mamawala ang mga laborer, ang mga driver, ang mga farmer, kung lahat ay doktor, engineer. Hello? Kung i-empower natin lahat ng tao na magiging successful ka, kapag ganito ka, nasaan na ang mga tricycle driver na kailangan natin? Nasaan ang driver ng LRT, MRT? Eventually, it will be a turnaround na ang mga driver ang siyang magiging successful. Dahil low and demand. Tama mo ba yun? Low and demand. Supply and demand. Hindi ba? Tama mo ba yun?
Nandiyan po ba kayo? Amen. Kaya po, God is our source. And you will live according to His purpose and plan. Hindi pwede po, hindi lang basurero ka, ay hindi ka na successful, no? Kung ang source mo ay magiging basurero, talagang hindi ka magiging successful. But if your source is God, you will be successful. Buhay na ganap at buhay na successful. Hallelujah! Amen. Praise God. Ang sabi ko nga mo last Sunday, our position as a people, our position as highly favored by God. Sa posisyon natin na tayo ay pabor, may pabor ng Diyos. Sa posisyon natin na tayo ay mananagumpay. Hindi yan dahil sa nagawa mo. Okay mo ba? In our relationship with God, on the basis, although our relationship with the world, you need performance. Kailangan mo ng performance. Hindi pwedeng anak ako ng Diyos, hindi pwede. Ama ko yan? Okay? But the performance, the world needs, ang performance na kailangan ng mundo, yun ay magiging bunga lamang kapag tayo po ay kumilala sa lahat ng ibinigay ng Panginoon sa atin. Okay po ba? Kaya balansin mo tayo, amin mo ba? Now, going back, sa sinasabi ko po sa ating lahat ngayon, so, mabuti ko. Na kung saan ang lahat na nasa atin ngayon bilang anak ng Diyos, it is not by performance, not good works, not of yourselves. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Tama? Because if it is good, you will boast. Magmamalaki. Kaya alam ko po yan, dahil tao din ako, nakababayo. Amen. Tao ko. Tao ko ba kayo? I know that because I feel it. Kapag ako po ay nag-perform at matagal ako nag-perform sa bilang pastor, alam ko ng intensyon ng puso ko at yan ay napaliwanag ng Bible. Because the Word of God is two-edged sword. Ang salita ng Panginoon lamang ang makapagsasabi kung ano ang laman ng iyong intention at ang iyong gusto. Your heart is deceitful. For example, sinasabi kong magbigay kayo sa church. Sinasabi kong magpasabihin kayo sa leader, sa pastor, sa atin. Yan ang sinasabi ng Bible, tama? Pero alam niyo, matagal ng motibo na napakita sa akin ng salita ng Panginoon is to satisfy myself. Hello? Na para lang masiyahan ang sarili ko na kapag kayo ay nagpapasabit. Pero, sa mukha ng presentation ay biblical, submit. Hello? Andiyan ba kayo? Biblically, submit ang ganda ng mukha. At hindi niyo pansin yun. Pero ang Diyos alam niya ang intensyon ng tao. Okay ba? Hello? Kaya, kumisan tayo galit sa tao, kumisan tayo ay nagtatampo, o kaya naman ay ayaw natin sila makasama. The bottom line is this. It's your heart. It is not the person. It is your satisfaction. Ang totoo nun ay may kailangan ka lang sa Kanya. Ang totoo lang ay gusto mo, may appreciate ka. Hindi dahil masama siya, kundi it boils down to yourself. Selfishness. And only the Word of God.
God. Can you clarify that? Hello? Bakit natin gustong umaman? Bakit gusto natin pera? Sabi natin, para maging blessing. Pero intentionally, the Word of God will expose you. It is for your own satisfaction. Para sa sarili mo lang yun. Ang katotohanan ay para sa sarili mo. Okay ba? Kaya po sa paglilingkod po natin ngayon, sa ating pong CNSM, kailangan ito'y voluntary. Hindi po ito sa salita. Amen po. Okay? So, as we move on, sa nabanggit ko po kanina, na lahat ng ibinigay sa atin ng Diyos, it is not your self and it is not your performance, good works. It is relational. Sabi po natin, relational. It is because dahil sa iyong relasyon sa Panginoon. Ano man ang posisyon mo ngayon, sa kaugnayan mo sa Diyos, ay kaya na ibigay yan dahil sa relasyon mo sa Kanya. Dahil bilang Siya ang iyong tagapagligtas. Bilang Siya ang Ama. At ikaw na iyong kaya. Hindi nakabase sa ginawa mo. Hindi sa nakabase sa kabutihan mo. Hello? Kung bakit ka pinagurang, pinagpala, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Amen. It is religion. Kaya nabanggit ko rin na the Word of God was twisted. It seems it's like a, it is a Word of God, but it is twisted. For example, na nabanggit ko last Sunday, may kadiliman. May dilim. Mamaya ang gabi. Tama ko yan. Subalit, may liwanag. Sa kabila ng kadiliman, ikaw pa rin ay magtatagumpay dahil may liwanag. May kilaw. Tama. Tama mo yan. Kaya hindi natin pansin ang liwanag. Sorry. Hindi natin pansin ang dilim. We are not conscious. We are not majoring darkness. Hindi natin minimajor ang darkness. Hello? Pero hindi natin kailanman mapipigilan ang dilim. Pero in spite of that, we are not affected. Totally, tama? Hello? 99% possible that I affected because of darkness. But because of light, amen, you are victorious. Tama po ba yan? Okay? Pero kapag pinaliktad natin, baliktarin natin. May liwanag. Subalit, may dilim. It seems they are same content. Parang pareho. Parang pareho. Pero ang katotohanan, mas binibigyan mo ng emphasis ang kadiliman kesa liwanag. Okay. Kaya po, maliwanag sa salita ng Panginoon, you will have tribulation. You will have tribulation in this world. John chapter 16, verse 33. Meron kang sumog, kapigatian sa mundo nito. Sumalik magalak ka! Sabi ng Bible, amen? Alam mo yan. Yung sakay na tulos. Sumalik magalak ka! Bakit? Kasi naatapag-tagumpayan na ng Panginoon
ang mundo. So the Christ that overcomes the world, ang Kristo na siyang nagtagumpay sa mundo, ang siyang Kristo na siyang nananasin. Amen. Kaya we can rejoice in the midst of tribulation. Amen. Because we acknowledge the life of Christ. Amen. Na siya nagtagumpay sa buhay. Okay ba? Amen. At hindi natin kailangan, huwag nating expect na bilang mga Diyos ay wala ka ng magiging problema. Wrong. Huwag kang mag-expect na wala kang magiging pamangailan bilang ikaw ay anak ng Diyos. Okay? Because you are still in this world. Amen. Okay? Kaya mali mo yung konsepto na ikaw ay mananagumpay at ikaw ay pinagpala ng Diyos kung wala kang problema. Wrong! Sabi mo sa akin mo, wrong! Because in this world, you will have tribulation. Okay? But, yun ang malalaking bagay. Subalit! Subalit, anuman ang problema, anuman ang pangailangan mo, ay ibinigay na. Oh, di ba? Kaya po, hindi natin pansin ang dilim. Because life is already given. Okay? It is already given. Ang kailangan lang ay continually acknowledge and understand what is already given to us. Amen. Okay? So, ganito po yan. Isa pa po, paliwanag. Hindi kapag ikaw ay nagtagumpay sa problema. Halimbawa, you are in the midst of problem. Hindi yan ang position mo. Na ikaw ay masasabi mo, hindi ka bless. Sa panahon ng problema, sa panahon ng pangailangan, hindi yan ang posisyon mo. Ano? Amen? Okay, hindi yan ang posisyon mo. Pakalawa, hindi yung kailangan kang lagi mag-overcome no, ng problema, mag-overcome ng yung mga struggle at doon mo masabi, ikaw ay victorious. Hello? Okay ba yan? Hindi yung mag-overcome natin yung mag-overcome. Ay, victorious ako, victorious. No! Hindi yung ganun. Your victorious position is not circumstantial. Circumstantial. Hindi nakabase sa sitwasyon at circumstansya kung bakit kung asabing ikaw ay mananagipan. Unawa mo na. Okay na ba? Eh, basta meron mo akong problema. If you acknowledge God, if you acknowledge what is already given, your problem is already solved. May solusyon na. Kaya payapa. Hindi yung kapag nagtagumpay ka sa problema, ay doon ka mapapayapa. Hindi ka na mapapayapa. Dahil magkatapos ang problema, mayroon na naman. Iba lang ito. Kung ikaw ay medyo mahilig sa mga lalaki, natin-tempra sa mukhang Richard Gomez, okay na, napagawin lang. Eh, dati naman si
Si Sermon. Eh, darating na naman si ano? Eh, di ba? Imam na nyo lang. Eh, that is not si Christianity. Our victory is our Lord Jesus Christ. Amen. Oh. Ang katagumpayan at pagpapala ay wala sa sitwasyon, kundi nasa buhay ni Kristo na siya nasa atin. Okay? Kaya, sa gitna ng dilim, hindi ka ba nagumpay? Kahit pigtingin. Amaya, gagawin. May ilaw pa. Sinasabi mo, alungkot. Madilim ang buhay ko. Madilim ang aking bahay. Dahil madilim sa paligid. No, you don't say that. You are happy in the midst of darkness because you are under light. Hindi yung kapag wala nang dilim nung panagtagupay, no? No? Amen? Hello? O kahit gabi, mananagumpay ka. Tama mo ba yun? Umaga, mananagumpay ka. Gabi, mananagumpay ka. Hindi yung umaga, mananagumpay ka. Kapag gabi, hindi ka mananagumpay. Wrong. Kung anong saya mo sa umaga, masaya ka rin ng gabi. Dahil may liwanag, lalo-lalo na LED na ngayon, mas maliwanag. Tama? Tama? Kasi papel lang sa kanya.
baliro. Ngayon, itaas natin yung level o yung age niya. 10 years old. Hindi niya ito itatapon dahil 10 years old na. Depende sa kanyang pangunawa. Generally, ang pangunawa niya, ito ay pambili ng laruan. O, di ba? Makakapili ako ng sapatos or laruan, damit. Tama? So, unang example, bata. Isang pera, iba ang nagiging damit. Bakit? Because of understanding. Walang pagbabago. Hello? Are you listening? Walang pagbabago. Pero ngayon, kung another example, listen. Kung 25 years old, 30 years old, kung ito ay 500, pwede mong idagdag sa aking ipo. Pwede mong idagdag sa aking investment. Tama mo ba yan? Pwede mong idagdag sa aking negosyo. Tama? Same money, but different use. Saan ang galing yun? Comes from within. Are you understand? Kaya po, hindi po problema ang problema. Depende sa pangunawa. Hindi problema ang sitwasyon. Hindi problema ang circumstances. Kaya naging papel sa tao, sa bata, dahil hindi niya naunawa. Kaya naging problema ang problema at naging kahirapan ang kahirapan dahil walang tayo ng pangunawa patungkol sa buhay ng Diyos na siya na sa atin. Talapan ang galing ng pangunawa. Hindi na wala ang anumang lahat na limitha ng Diyos. Mayaman ang mundo at sobra pa sa kailangan ng tao. Kahit maging 10 bilyon ng tao, hindi mabubutong ang tao sa limitha ng Diyos. Bakit ang problema ay nasa tao? Don't focus on outside. Don't focus on external things. Focus in knowing and understanding. Kaya lang po kami ito. Dahil kulang ang pangunawa, ignorance, lack of knowledge, ignorance. You are ignored, you are blessed, you are healed, you are strong, you are powerful. Kaya ka nagiging mahina, kaya ka nalulungkot, kaya ang problema, lack of understanding. Romans 8:6. Amen. Carnally minded is death, but spiritually minded is life. Amen. Hallelujah. It is not circumstantial.